Kapag ikaw ay may utang at malaki ang interest ng utang mo, money is working against you. Pero pag ikaw ay nag-i-invest, money is working for you. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 5 tips paano mabilis makaipon ng 1 million. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Na-experience ko ding magbiyahe for more than 5 years. Yung everyday na nage-LRT ka, nakikipagsiksikan ka, and then pag uwi mo, ganun pa rin, ang hirap sumakay, and then pagod na pagod ka. Actually, nakakatulog pa nga ako sa LRT kapag talaga hindi kinakaya na ng katawan ko at sobrang antok na ako at pagod na pagod. May mga times talaga na maiisip mo, bakit ba ganito lagi yung sitwasyon ko? Pagod na pagod ako, tapos wala naman nangyayari. Parang lagi lang cycle, walang improvement. Natatanong natin yung sarili natin kung may solusyon ba? May pag-asa pa ba na mag-improve yung ating sitwasyon? Na hindi naman lagi tayong pagod, puyat, puro trabaho na lang. So yan ang na-realize ko nung ako ay laging pumapasok sa trabaho at walang nangyayari or wala talagang improvement. Madalas kasi kapag nagtatrabaho ka, lalo na kung sa Makati kapag nagtatrabaho, ang ganda nga ng suot mo, okay ang forma, maganda ang posisyon, kasi nga manager naman ako dati. Pero deep inside, parang iniisip mo na, okay ba talaga ako? Gusto ko ba talaga yung ganitong sitwasyon? Kasi for me, no, wala akong time freedom dahil ako ay manager nga, pero uuwi ako gabing-gabi na. Tapos gigising na naman ng maaga para pumasok. Kaya nung nagsawa na ako sa cycle ko at naisip ko, malapit na akong maging 30 years old, parang wala pa rin akong napundar, wala pa rin patutunguhan yung mga ginagawa ko, sinimulan ko talaga na mag-ipon. Kasi inisip ko, kapag ako ay may ipon, pwede ako makapag-resign. Kapag ako ay may ipon, mas may chance na makaalis ako sa aking trabaho. Kaya tandaan mo, kung ikaw ay nahihirapan na sa trabaho mo, pagod ka na, gusto mo na mag-improve yung sitwasyon mo. Simulan mo yan sa pag-iipon. Paano nga ba tayo makakapag-ipon? At syempre, dapat mabilis para mas mabilis tayo makapag-resign at mabilis nating ma-hit yung ating goal. Una, kailangan ng desisyon. 2012 nang nag-decide ako na sisimulan ko na talagang baguhin yung mga ginagawa ko. Bukod sa pag-iipon, talagang that time, nag-a-attend ako ng mga seminar para matuto ako paano ko pa ba mapapalago yung aking pera nang mas mabilis. Hanggang kailan mo gustong mapagod? Kasi ako naawa talaga ako sa sarili ko dahil mula naman nung nagtrabaho ako talagang masipag ako sa trabaho at nag-o-overtime pa ako. Kapag pa nga audit, no? Yan yung first job ko, umaabot pa kami ng madaling araw sa trabaho pag audit season. Hanggang kailan mo gusto na lubog ka sa utang? Ang hirap niyan kasi everyday nagko-compound ang interest niyan, lalo na kung yan ay credit card. Kung ikaw naman ay OFW, hanggang kailan mo gusto na nasa abroad ka? Ang hirap kapag ikaw ay malayo sa pamilya mo at mahirap din na nasa ibang bansa ka. Kasi iba pa rin nakasama mo mga Pinoy at iba pa rin nakasama mo ang pamilya mo. Again, ang unang tip, dapat tayo ay may desisyon. Desisyon na talaga mag-iipon ka na at gagawin mo na itong tuloy-tuloy. Consistent na dapat, hindi yung mag-iipon, kukunin, mag-iipon, kukunin. Kasi kapag tayo ay nag-decide, syempre dyan na magsisimula, nagagawa na tayo ng mga goals, meron na tayong mga target, plano, and then based sa mga plano natin, doon na tayo magka-come up sa mga strategy at magte-take ng action. Importante na may decision ka, hindi pwedeng itatry mo lang. Iba yung decided, iba yung committed sa gusto lang itry at subukan. Kung ikaw ay nag-iisip na magsimula na mag-ipon, simulan mo na agad yan kasi tandaan mo, mabilis lang ang panahon. Isang click mo, tapos na agad ang 1 year. Isang click mo, 10 years na ang lumipas. Second tip, kailangan may business ka. At kung may business ka man, syempre dapat online yan. Bakit nga ba kailangan mag-business tayo? Tignan natin ang pagkakaiba. Kapag ikaw ay empleyado, syempre, limited ang income mo. Paano ka mabilis makakaipon kung limited yung income mo? Syempre, kung maliit ang income mo, pwedeng wala kang maipon or kung meron man, sobrang liit lang, baka 1,000 pesos lang. And then imagine, no? 8 a.m. to 5 p.m. life. Yan ang mahirap. And
binebenta mo yung oras mo. Siyempre, kapag ikaw ay empleyado, no choice ka, kailangan pumasok ka. Eh, ikaw ay pinapasweldo eh. Pero ang sweldo mo, fixed lang. Kulang ang oras sa pamilya. 8 a.m. to 5 p.m, hindi naman yan yung ini-spend lang natin sa pagtatrabaho eh. Ako nga, 4:30 a.m. pa lang gumigising na ako kasi 8 a.m. yung pasok ko. From Caloocan pa ako, and then mag-LRT, and then bus. Doon pa ako sa Makati pumapasok. And then pag uwi ko ng 5 p.m, eh alas 8 pa ako makakarating sa bahay kasi nga ang hirap sumakay, traffic, tapos siksikan sa LRT, ang haba ng pila. At syempre, hindi may iwasan yan, kailangan mo rin mag-overtime sa trabaho, lalo na kung may tinatapos kayong project or report. At kung manager ka pa na kagaya ko, syempre, wala nang bayad yung overtime mo. At yung panghuli na disadvantage kapag empleyado ka, hindi pwedeng ipamana sa anak ang posisyon mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ako yung pinakamasipag na empleyado, ako yung employee of the year, 20 years ako nagtrabaho dito, sobrang loyal ko. Pwede ba yung posisyon ko i-transfer nyo sa anak ko? Syempre, hindi pwede yun. Kapag umalis ka sa kumpanya, bye-bye na. Kung gusto ng anak mo magtrabaho, dun siya sa mababa mag-start. Kapag ikaw naman ay businessman, ikaw ay may negosyo, unang-unang advantage niyan, meron kang unlimited income potential. Hindi fixed ang income mo dito kasi nga depende to sa sipag mo. And then, meron kang time freedom, yan ang pinakamagandang advantage kapag ikaw ay may negosyo. And then, ikaw na ang boss. Siyempre, ang gusto naman nating lahat, mas maraming oras sa pamilya. Yan naman ang gusto natin. Kaya naman tayo in the first place ay nagtatrabaho. And then, ang pinakamaganda rin, kung ano man ang na-build mong business, pwede yung i-transfer sa iyong mga anak. Pwedeng ipamana. Lahat ng pagod mo, lahat ng pagsisikap mo, walang tapon kasi pwede mo naman siyang ipamana sa mga anak mo. Again, ang pangalawang tip natin, maganda, may negosyo ka. At mas maganda kung online to. Pangatlong tip, yung spare time mo. Dapat gamitin mo yan ng maayos. Dapat productive ka. Sabi nga natin, advantage kapag ikaw ay may negosyo. Kaya nga ang gagawin natin kung tayo ay empleyado ngayon, meron dapat tayong ipapalit na bagong habit dun sa mga nakagawian na natin. Dapat may gawin tayong iba. Noong empleyado ako, noong hindi ko pa alam na maganda pala magnegosyo, eh syempre dahil pagod ka, pag uwi mo, eh nanonood ka lang ng TV, hindi pa nga uso yung Netflix nun eh. Pero ngayon, tanungin natin yung sarili natin, ano ba yung ginagawa natin sa ating spare time? Nanonood lang ba tayo ng Netflix? Nanonood lang ba tayo ng movie? Tapos nage-games lang ba tayo? Kasi tandaan natin, mga bad habits to. So papalitan natin ng productive na habits. Noong ako ay empleyado pa, wala akong pakialam, basta ang alam ko, nagtatrabaho lang ako. Kaya during my spare time, during my extra time, kapag weekend, kapag after work, eh nanonood ako ng Korean novela, umaabot pa yan ng madaling araw. At naaalala ko noong 2010, kahit manager na ako, eh nagsimula sa pasimple-simple lang na laro, Plants vs. Zombies pa yan, and then hanggang sa na-addict na ako. Madaling araw, gising pa ako para lang mag-level up. Kaya kung gusto mo talaga may pagbabago sa buhay mo, tignan mo yung mga ginagawa mo. Kasi kung kagaya ko yung ginagawa nyo, nanonood din kayo ng mga Korean novela, puro nood lang kayo ng movie, TV, and then nag-games kayo, eh may pag-asa pa yan. Pwede nating palitan lang yan. Kaya ang ginawa ko, dahil pagod na ako sa sitwasyon ko, eh inalis ko na yung mga bad habits ko, pinalitan ko ng bago. Ang unang ginawa ko, syempre, nagbabasa ako ng mga libro kahit na medyo boring sa umpisa kasi nga hindi ka sanay. And then nag-a-attend ako ng mga seminar. Again, boring na naman yan para sa karamihan. Pero tandaan nyo, okay lang na maging boring kung yayaman ka naman. And then, syempre, nag-aral ako ng negosyo. Hindi madali sa simula kasi kahit naman pag-empleyado ka, mahirap din, di ba? So, ano yung gusto mo? Syempre, doon ka na sa alam mo na may patutunguhan ka at mag-i-improve yung sitwasyon mo. At syempre, ang isa rin sa ginawa ko kahit mahirap sa simula at hindi ko alam kung saan ko sisimulan ay yung pag-aral sa paggawa ng video at pag-e-edit. May 2015 ako nag-start gumawa ng video. And ngayon, no, more than 5 years na akong gumagawa ng video at nasa 50,000 subscribers na rin ako. Grabe, no, parang kailan lang. Pero again, simulan natin kahit na hindi natin alam kung saan tayo magsisimula.
At syempre, dapat matuto tayo mag-invest. Actually, inaral ko pa yan noong 2012 para lang sigurado ako sa paglalagyan ko ng pera. Nagbayad ako ng seminar. And then, dun ko nalaman na importante talaga nag-i-invest. Yan ang sikreto ng mga mayayaman. Kasi nga, kaya naman ako nag-aral, nasa banko lang ang pera ko, hindi ko nakikita yung growth. At kung o-offeran man ako ng teller, time deposit lang. Magkano lang naman ang interest ng time deposit. Meron ako natutunan na importanteng concept noong 2012 noong nag-attend ako ng may bayad na seminar. Ito yung Rule of 72, the power of compounding interest. To simplify, sinasabi lang naman dito na may tatlong klase ng tao at lahat yan magre-retire ng sabay-sabay. Yung isa, dahil siya ay nag-invest sa 4%, meron siyang 400,000. Yung isa, nasa 8% yung pera niya, so meron siyang 1.6 million. At yung isa, nasa 12% yung pera niya, naka-invest. Invest, so, nasa 6.4 million yung pera niya by the time na magre-retire na siya. So, tanungin lang natin yung sarili natin. Nasaan ba nakalagay yung pera natin at magkano ang kinikita nito? 4% ba? 8%? Or 12%? And worst case, yung iba, kagaya ko, nasa less than 4%. At yung iba naman, yung nasa 12% or more, yung interest ng utang nila. Kaya tandaan nyo, ang pera pwedeng magtrabaho para sa'yo or pwede rin magtrabaho against you. Kapag ikaw ay may utang at malaki ang interest ng utang mo, money is working against you. Pero pag ikaw ay nag-i-invest, money is working for you. So, paano nga ba tayo makakaipon ng 1 million ng mabilis? Dito, meron tayong sample, no? Kung ang target mo ay 1 million in 20 years, kung ikaw ay nagsisave sa bank, 5,000 per month dapat ang iipunin mo for 20 years. I-compare natin sa, for example, mutual fund. Sa mutual fund, 1,000 per month lang ang iipunin mo for 20 years para magkaroon ka ng 1 million. Ang laki ng difference, pag sa banko, dapat iipunin mo 5,000 per month. Pero kapag naka-invest, 1,000 per month lang. Yung pangatlo, ito naman yung tinatawag na Kaiser 3-in-1 Investment. Isa to sa mga pwede mong paglagyan ng iyong ipon. Nasa 5,882 lang per month for 7 years, may projected ka na 1.2 million in 20 years. Compare mo sa bank na yung 5,000 per month, 20 years mo pang iipunin. Dito, 7 years lang. Kung gusto mo pang malaman ang mga investment options mo, i-chat mo lang ako sa Facebook. Ang pangalan ko ay Roan Celis Capistrano. Ang link ay bit.ly/roanfb. And then pwede mo rin akong i-email at roan.capistrano@gmail.com. At pwede mo rin akong kontakin sa 0926-800-8685. Ngayon, wala na tayong excuse para hindi makapag-invest kasi pwede na tayong mag-invest sa mga top corporations sa halagang 1,000 pesos lang. At number 5 tip, para makaipon tayo na mabilis, kailangan natin na vehicle. Kapag ikaw ay may pupuntahang destination or ikaw ay mamamasyal, magda-travel, syempre, mas maganda na eroplano yung sasakyan mo. Kagaya ng sa Bohol or Davao. Yung asawa ko kasi, taga Davao yan. So, pag nagbabakasyon kami, kesa kotse, mas maganda na eroplano. Kasi pag eroplano, for example, from Manila to Davao, less than 2 hours lang yan. Pero pag kotse, baka abutin ka ng 1 to 2 days. So, ganun din sa ating financial goal. Kung may target tayo na 1 million, para mabilis nating ma-hit ang ating goal, yung 1 million, sumakay na tayo sa helicopter or eroplano. Kasi ang hirap naman nun, no, may pupuntahan ka ang layo-layo mo pa sa goal mo or destination mo tapos nagbabike ka lang. So sayang kasi meron namang pwedeng sakyan na mas mabilis. So sabi nga natin, paano nga ba makakaipon ng 1 million ng mabilis? Siyempre, napakalaking bagay na tayo ay nag-i-invest at meron tayong business. Napaka-importante ng dalawang bagay na yan. So, dito na papasok yung IMG or International Marketing Group. Ito yung company namin at actually isa ako sa natulungan ng IMG. Kasi dito, hindi ka lang matututo. Ikaw pa ay merong business opportunity. At maganda yung mission ng IMG. We have 30M by 30 Financial Literacy Campaign. Ibig sabihin yan, target namin na mag-educate ng 30 million families by the year 2030. Ito yung mga mentor namin sa IMG. Napaka-importante talaga ng mentor pag gusto mo maging successful kasi ang mentor nagawa na niya, naging successful na siya. So gagayahin na lang natin, susundan na lang natin, may guide na tayo. So ito si Mr. Bart Borja, Sir Joanne de las Peñas, and si Mr. Noel Arandilla. And then si Corina Sanchez Rojas naman ang aming brand ambassadress.
So again, dito sa IMG, actually hindi lang investment matututunan mo, yung total financial solution, which is yung pagbibuild mo ng tamang financial foundation. Mula pag-increase ng cash flow, pagbuild mo ng healthcare fund, yung life insurance mo or protection, debt management, tutulungan ka dito kung ikaw ay may utang, i-guide ka, emergency fund, and of course, investment. So dito, may mga workshop na tayo ma-access nyo pag member kayo ng IMG. So ano ba yung makukuha ko sa IMG? Tandaan mo, may tatlong E sa IMG. Education, matututo ka dito. Execution, kagaya ko, natuto na ako, saan ako pwede mag-invest. So meron na tayong access sa mga products and benefits. And then, yung pinakagusto ko, yung pangatlong E, yung entrepreneurship. So dito, meron kang business opportunity at pwede mo rin itong gawing online. Pwede kang maging financial educator, kagaya ko. So again, ang IMG is one-stop shop na kasi nandito na yung mga kailangan natin sa finances, and at the same time, kung sino yung mga kapartner ng IMG, ay pwede na rin natin i-offer yung mga product nila. So paano ka makikita sa IMG? So dito, pag associate ka, trainee ka pa lang, pwede ka nang kumita. Ang commission mo, 20%, and then kung nakaklose ka ng sale, for example, 4 na sale sa isang buwan, meron kang potential income na 24,000 a month. At kung naging MD ka na, ito yung marketing director, naging trainer ka na, from 20%, 37% na yung commission rate mo. So kung meron kang 4 sales in a month, may potential income ka na 44,400. At kung ikaw ay SMD na or Senior Marketing Director, ang commission rate mo is 47%. At kung may 4 sales ka sa isang buwan, may potential income ka na 56,400. Marami pang ways to earn in IMG. At ang maganda dito, pwede mo siyang gawing part-time at online. At actually, itong potential income na to, kahit part-time ka pa lang, pwede mo nang kitain yan. Kaya marami nagfo-full-time dito. Pag full-time ka na, syempre, mas mataas na yung income potential mo. Kung interested ka maging financial educator kagaya ko, syempre dapat coachable ka. Meron na tayong system, aaralin lang natin. Kailangan mag-a-attend tayo ng mga webinar at aaralin natin yung mga recorded video. And then dahil financial educator tayo dito, dapat mahilig ka rin magturo about financial. So mahilig ka din mag-ipon at ginagawa mo rin ito. And then dapat willing ka mag-invest ng time, money, and effort. Wala naman nagiging successful ng instant. So dapat ito talaga ay ating paghihirapan at bibigyan ng oras. And of course, dapat willing ka rin matuto ng online marketing tools. Meron na tayong mga digital marketing tools. Pwede kang gumawa ng website and pwede ka rin gumawa ng mga funnel. So matututunan mo yan sa higher trainings natin. And of course, kagaya ko, no, dapat willing ka rin gumawa ng mga video to market your IMG business. Marami pang benefit kapag nagpa-member ka sa IMG. Actually, nasa 48 benefits na yan. Mula sa education, sa access mo at discount sa mga products, and of course, yung business. Isa ako sa natulungan ng IMG kasi dito ako natuto na i-build ang aking solid financial foundation. Again, para makaipon tayo na mabilis, importante na meron tayong magandang cash flow. Ito yung pwedeng mabigay sa atin ng IMG dahil dito merong negosyo. And of course, pag okay ang ating cash flow, mabilis nating mabibuild ang ating financial foundation, ang ating healthcare fund, ang ating protection, and then makakabayad tayo ng utang natin, and then yung emergency fund natin, importante rin yan, and of course, yung investment natin. So kung natulungan ako ng IMG, syempre, I'm sure, matutulungan din kayo ng IMG. Kailangan lang talaga na willing tayong matuto and i-apply natin yung ating mga natututunan. Again, 5 tips paano mabilis makaipon ng 1 million. Una, kailangan tayo mag-decide. Pangalawa, kailangan nating mag-business para okay ang ating cash flow. Pangatlo, kailangan gamitin natin na maayos ang ating spare time. Doon tayo sa mga winning habits. And then, importante, matuto tayo mag-invest. Panglima, napaka-importante ng vehicle para ma-achieve natin yung mga goal natin at mabilis nating ma-achieve to. Kagaya ko, kung gusto mo ring mabago ang sitwasyon mo, may pag-asa naman. Meron naman tayong solusyon dyan. And mas maganda, mapabilang ka sa IMG kasi dito, nasa community ka ng savers, investors, entrepreneurs, at ang mga tao dito ay positive. Kung ikaw naman ay pagod na sa pagtatrabaho, kagaya ko, naawa ko sa sarili ko kasi sabi ko, ang hirap magtrabaho tapos ang liit ng progress sa aking finances. So syempre, pwede mong simulan yan sa pag-iipon, kagaya ng ginawa ko. Pwedeng sa maliit na bagay nagsisimula, pero kapag yan ay nag-compound at lagi mong ginagawa, consistent ka, magkakaroon din yan ng result.
Nagsimula ako mag-ipon nung ako ay single pa at nagtatrabaho pa. Kaya naman, sa unti-unti kong pag-ipon at nagkaroon talaga yan ng resulta, noong ako ay nanay na, nagkaroon na ng anak, nagkaroon na ng sariling pamilya, ang maganda doon, doon na ako sa bahay nagtatrabaho. Hindi ko na kailangan pumasok araw-araw dahil hindi na ako employed noong ako ay nag-start na ng aking pamilya. Syempre, hindi magiging madali yan kung ikaw ay nagsisimula pa lang. Pero kung tuloy-tuloy ka, again, ikaw ay may ginagawang action, talagang nagko-compound yung mga effort mo. Maliliit na bagay, pero pag yan ay through years mo nang ginagawa, talagang magkakaroon ka ng reward. Kaya naman yung anak ko, talagang natututukan yan kasi sa bahay lang naman ako nagtatrabaho. And then yung parents ko naman, syempre ang maganda dyan, pag gusto mo silang ipasyal or may gusto kang bilhin para sa kanila, nagagawa mo na. And of course, sa business naman, na-build na rin ang business, na-grow na din. Actually, naging top 1 personal producer ako, na-awardan din. And then, actually, yung husband ko sa bahay na rin, full-time na rin siyang financial educator, magto 2 years na. And then, ito po ang aming opisina sa bahay. Ang pinakamagandang reward actually is hindi lang puro pera. Syempre, yung time freedom, yan talaga ang importante. So, kung gusto mong mamasyal, may time ka sa anak mo, pwede mo magawa yan. And of course, yung pinaka-importante rin yung spiritual. Dahil napunta ako sa IMG, nag-improve ang aking finances, nagkaroon akong time na magbasa ng Bible, maka-attend sa church, matutunan ang word ni God. Hindi ko magagawa ang lahat ng to, kundi dahil sa tulong ng IMG. Ngayon na nalaman mo na ang 5 tips kung paano makaipon ng 1 million ng mabilis, ang tanong, gagawin mo ba yung 5 tips na yon? Kasi sigurado yan, may result at may mangyayaring pagbabago at improvement. So what would you do if you know exactly how to win? Syempre, gagawin na lang natin kung alam naman natin na may patutunguhan to. To know more about IMG, pwede kang pumunta sa bit.ly/IMG platform at kung gusto mo mag-register, pwede yan online. Dito makikita mo rin yung mga benefit. Nasa 48 benefits na tayo, so pumunta ka lang sa bit.ly/enrollinIMG. At kung may question ka, pwede mo rin akong i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano, at ito po yung link, bit.ly/RoanFB. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.